Are you a Harry Potter fan looking for a new way to appreciate the series? Do you love delving into the characters, plot, and themes of your favorite stories? Then Muggle Snuggle, brought to you by Hustle Studios, is the podcast for you. Each week, we explore a different aspect of the Harry Potter series in a deep and meaningful way. But here's the catch, we do it in the most boring way possible. That's right, Muggle Snuggle is the ultimate Harry Potter snooze fest. So grab your wand, find a comfy spot, and get ready to snuggle up with us as we dive into the magical world of Hogwarts. Whether you're a diehard Harry Potter fan or just looking for a new way to enjoy the series, Muggle Snuggle has something for everyone. So join us and get ready to snuggle up with your favorite Muggles as we explore the wizarding world of Harry Potter. Don't miss an episode. Subscribe to Muggle Snuggle, brought to you by Hustle Studios, today. Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. Marami ang nalilito sa pagkakaiba ng aswang, tiktik, sigbin, mambabarang, mangkukulam, at iba pa. Sa lugar namin, ang aswang ang kinatatakutan. Gaya ng nabanggit ko na, ang aswang kapag pumatay ay hindi parang mabangis na hayop na lalapain ang biktima. Gagawa ito ng orasyon para mahimatay, magkasakit, manghina, at kung ano pa na sila lang ang nakakaalam. Kung tutusin, ang kulam ay isa lamang sa mga paraan ng mga aswang para mapatay ang kanilang biktima. Ito ay maipapakita sa kwento ng aswang na si Kaning. Si Kaning ay isa sa mga pinaghihinala ang aswang sa kalapit na sitio namin. Sa probinsya, kapag sinabing kalapit na lugar, mga 1 kilometro ang distansya nito. Medyo mas maunlad ang sitio na ito kesa sa lugar namin. May kuryente rito, may plaza, simbahan, at maliit na palengke. Wala namang nakapagpatunay pa na aswang si Kaning, pero marami ang naka-experience ng kakaibang mga pangyayari sa pakikihalubilo sa kanya. Ang paniniwala sa amin, ang aswang ay hindi makatingin ng diretsyo. Walang alam sa eye to eye contact ang mga ito. Malalaman mo rin daw kung aswang ang isang tao kapag baliktad ang reflection ng itsura mo sa eyeballs nila. Pero dahil hindi tumitingin ng diretsyo ang aswang, mahirap ding makita ito. Isang araw ng Linggo, si Carla ay nasa loob ng simbahan at nakikinig sa pari. Siksika na sa simbahan kaya marami na ang nakatayo. Mga 4 na ng hapon, pahaba ang korte ng loob ng simbahan. Ang pinakabukana ay nakatapat sa Provincial Road. Kapag nakaharap ka sa simbahan mula sa pasukan, may isa pang kalsada sa kanan na daanan papasok. Sa bandang ito, may palengke na kung saan nagtitinda rin si Kaning.
Ang kalsadang ito ay nag-i-intersect sa provincial road. Sa kaliwang side ng simbahan ay eskwelahan. Sa kanang bahagi ng simbahan ay may entrance din. Ito ay parang butas na paarko lang gaya ng makikita sa mga tipikal na basilika. May dalawang entrance sa gilid, sa kanan at dalawa rin sa kaliwa. Si Carla ay nakatayo sa isa sa mga entrance habang nakikinig ng misa dahil wala nang maupuan sa loob sa dami ng tao. Habang taimtim na nakikinig sa sermon ng pari, may naramdaman si Carla na parang kamay na dumapi sa kaliwang balikat niya. Tumingin siya sa kaliwa pero wala namang nakitang tao. Napansin niyang may katabi na pala siya sa kanan na masyadong dikit sa kanya. Nilingon ito ni Carla at nakita si Kaning na nakatayo ng sobrang lapit sa kanya. Hindi ito tumingin kay Carla. Nakatingin lang ito sa pari na tila nakikinig din ang misa. Sa pagkakataong iyon, nabalot ng takot si Carla dahil kilala niyang aswang si Kaning. Kapag ikaw ay binati ng isang aswang, dapat batiin mo rin. Kapag ikaw ay kinalabit, dapat kalabitin mo rin. Kailangan masabayan mo ang lakas ng enerhiya at hindi ka ma-dominate o maunahan o masindak. Naisip lahat ito ni Carla. Pero hindi niya magantihan ng kalabit si Kaning. Naisip niya na baka hindi naman ito ang kumalabit sa kanya dahil nasa kanan nito at ang kalabit ay nasa kaliwa niya. Nakakahiya ang naisip ni Carla. Tapos si Kaning parang walang alam. Patay mali siya nga ito. Dahil hindi nga nakatitig sa kanya, mahirap mag-assume na ito ang kumalabit. Dahil sa ayaw rin mapahiya ni Carla at ayaw niyang magbaka sakali, hindi niya binati o kinalabit din si Kaning. Isang malaking pagkakamali. Pagkatapos ng misa, umalis na ng simbahan si Carla. Habang naglalakad, hindi mawala sa isip niya si Kaning at ang dampi ng kamay sa kaliwang balikat niya. Kinagabihan, bago matulog, nakaramdam si Carla ng kakaibang init. Parang nilalagnat siya at sumisikip ang paghinga. Pagkatapos maghapunan bandang alas 6, nahiga na sa kwarto si Carla at ang asawa niya. Hindi siya makatulog. Parang may mga bumubulong sa paligid at may malalaking yabag sa labas ng bahay. Lumipas ang ilang oras. Alas 8, alas 9. Ngunit gising pa rin si Carla. Samantalang ang asawa niya ay tulog na. Bandang alas 10, lalong uminit ang temperatura ni Carla. Marahil sa sobrang pagod, medyo nakaidlip siya ng konti. Ngunit bigla siyang nagulantang nang maramdamang tila may sumasakal sa kanya. Inawakan niya ang kanyang leg. Wala namang kamay. Idinilat niya ang mga mata sa dilim. Parang naaninag niya na may nakapatong sa kanya. May anino nakaupo sa kanyang dibdib. Sa tuwing ipipikit ang mga mata, sinasakal siya nito. Hindi siya makapagsalita. Wala siyang magawa kundi magpumiglas. Napapaurong na siya sa may paanang bahagi ng kama sa kanyang pagpipiglas. Tuwing maaninag niya ang aninong nakaupo sa dibdib niya, inaalis nito ang pagkakasakal sa kanya. Pero sa tuwing hindi niya ito maaninag, nararamdaman niyang sinasakal siya nito. Pinilit niyang huwag pumikit at labanan ang kung anumang bagay ang nasa loob ng kwarto. Sinubukan niyang bumangon ngunit parang
Inihihiga siya pabalik sa kama ng aninong nakapatong sa kanyang dibdib. Malakas niyang iwinasiwa sa mga braso at nagsusuntok sa hangin hanggang sa nagising ang kanyang asawa. Tinanong siya nito kung anong problema. Sumagot siya na may sumasakal sa kanya at kung pwede, buksan ang ilaw. Nilalabanan pa rin ni Carla ang sumasakal sa kanya. Sinusuntok, sinasampal ang itim na anyo. Pero puro hangin ang natatamaan. Pakiramdam ni Carla, nakalabas na ang dila niya dahil hindi siya makahinga. Halos malaglag na rin siya sa kama sa pagkakadausdos sa may paanan. Sa isip niya, sana mabuksan na ng asawa niya ang ilaw sa kwarto. Ilang minuto na ang nakalipas pero hindi pa rin nabubuksan ang ilaw. Patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Carla sa pagkakahiga. Hinahabol ang hininga na tila naghihingalo na. Ang asawa niya nakatulog ulit at hindi nabuksan ang ilaw. Siniko ni Carla ang mister ng malakas at sumigaw na buksan mo ang ilaw, bilis. Doon palang tumayo ang asawa at parang lasing na pinagkakapa ang switch sa dingding. Nagtataka si Carla dahil nagmukhang biglang naging ignorante ang asawa. Nagparang istranghero sa sariling kwarto. Maya-maya pa, may kumukurap-kurap na liwanag. May nag-switch na ng ilaw. Noong araw, ang ilaw ay fluorescent lamp na mahaba. Hindi pa uso ang CFL o LED. Makailang beses itong kukurap-kurap bago ito tuluyang bumukas. Sa pagitan ng bawat pagkurap, nag-aagaw ang dilim at liwanag sa silid. Naglalaban ang puwersa ng dilim at liwanag. Sa gitna ng salitan ng kadiliman at ilaw, parang naaninag ni Carla na ang aninong sumasakal sa kanya ay si kanin. Saktong pagbukas ng ilaw, parang naglaho kasama ng dilim ang anino ni kanin. Pero pakiramdam ni Carla, may naiwang parang bara sa lalamunan nito. Tumayo si Carla mula sa kama. Sinabihan ng asawa na kumuha ng bawang. Sumunod naman ang mister at nang paalis na ito ng kwarto, parang nakita ni Carla na sa isang sulok nakatayo si kaning, nakatingin sa kanya at aktong lalapitan siya. Dali-daling tumayo sa kama si Carla at sumigaw, "Huwag mo kong iwan dito. Papatayin ako ni kaning." Sumunod sa asawa si Carla. Pagdating sa kusina, nag-init ng tubig ang asawa at nagbalat ng maraming bawang. Inilagay ni Carla ang maraming butil ng bawang sa loob ng baso na may maligamgam na tubig at ininom ito. Nagdikdik ang asawa ng ilang butil at inilagay ito ni Carla sa loob ng kanyang blusa. Nagpahid din ito ng ilan sa katawan. Dinahan-dahan lang nito ang pagpahid sa katawan dahil nakakasunog ng balat ang bawang. Naglagay ang mag-asawa ng bawang sa bawat sulok ng bahay. Bumalik sila sa kwarto at nilagyan din ng bawang ang paligid. Sa ilalim ng unan, sa kama, cabinet, likod ng pinto at sa may bintana. Niyaya din ni Carla ang asawa na magdasal. Lumuhod sila ng sabay sa harap ng altar at nagrosaryo. Napaiyak si Carla habang nagdadasal. Pagkatapos magdasal, nakahinga na ng maluwag si Carla. Parang nawala ang nakabara sa lalamunan niya. Niyaya ni Carla ang mister na mahiga na sa kama at kung pwede, huwag itong matulog at bantayan lang muna siya. Nangako naman ang asawa na gawin ito hanggang umaga. Makailang minuto, payapang nakatulog si Carla.
Masarap na ang paghinga. Subalit ang mahimbing niyang tulog ay naputol ng tila malalaking yabag ng mga hayop na nagtatakbuhan sa labas ng bahay. Parang tumatakbong palayo ang mga ito dahil sa pahina ng pahina ang tunog ng mga yabag. Dumilat si Carla at nakita ang matatalim na guhit ng liwanag na lumulusot sa siwang ng bintana. Umaga na, lampas alas 6. Nakatulog na rin ang asawa ni Carla. Nagdasal ulit siya at nagpasalamat sa pangalawang buhay. Napakalaking palaisipan kay Carla ang mga nangyari. Nang makahanap ng pagkakataon, kumonsulta ito sa albularyo na ang tawag sa amin ay babaylan. Ang babaylan ay isang eksperto sa panggagamot. Kapag matataas ang antas ng kaalaman ng babaylan, alam nito ang underworld o ang misteryosong mundo ng mga aswang. Alam nito kung paano ang sistema ng itim na kapangyarihan. Ikinuwento ni Carla sa babaylan ang nangyari sa kanya. Ayon sa manggagamot, si Kaning ang kumalabit sa kanya at nagpatay mali siya lang ito nung tiningnan niya. Estilo ito ng aswang upang hindi siya mabati pabalik at nang hindi makontra ang kanyang orasyon. Dagdag pa ng babaylan, ang interspatial body rin ni Kaning ang sumakal kay Carla. Ito ang katawan na naninirahan sa gitna ng mundo at ng kabilang buhay. Kung minsan, ang isang taong mataas ang mental at sensory powers ay kayang pakilusin sa pisikal na mundo ang interspatial body nito. Kaya niya itong utusan para gawin ang isang bagay na tila siya mismo ang gumagawa. Sa pamamagitan ng interspatial na anyo, nakakahawak ang aswang ng pisikal na bagay kahit na wala ito sa mundo ng tao. Ang kapangyarihan na nagagawang magkaroon ng one-way physical interaction ng interspatial body ay isang mataas na level ng black magic. Si Kaning ay hindi basta-basta aswang lamang. Siya ay gabunan o isang sorcery master. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. Are you a Harry Potter fan looking for a new way to appreciate the series? Do you love delving into the characters, plot, and themes of your favorite stories? Then Muggle Snuggle, brought to you by Hustle Studios, is the podcast for you. Each week, we explore a different aspect of the Harry Potter series in a deep and meaningful way. But here's the catch, we do it in the most boring way possible. That's right, Muggle Snuggle is the ultimate Harry Potter snooze fest. So grab your wand, find a comfy spot, and get ready to snuggle up with us as we dive into the magical world of Hogwarts. Whether you're a diehard Harry Potter fan or just looking for a new way to enjoy the series, Muggle Snuggle has something for everyone. So join us and get ready to snuggle up with your favorite muggles as we explore the wizarding world of Harry Potter. Don't miss an episode. Subscribe to Muggle Snuggle, brought to you by Hustle Studios, today.